Kumusta mga bata? Handa na ba kayo sa ating pagsusulit ngayong araw? Ihanda na ang inyong mga lapis at sagutang papel. Tara na at simulan na natin! Edukasyon sa pagpapakatao, Summative Test Number 2. Test 1. Lagyan ng check ang patlang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagmamahal sa pamilya o kapwa. Una, pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikalawa, hindi papansinin ang kamag-aral na nahihirapan sa aralin. Ikatlo, pagbibigay ng baon sa mga kamag-aral na walang baon. Ikaapat, pagtulong sa mga matatandang tumatawid ng kalsada o nahihirapan sa pagbubuhat ng kanilang pinamili. Ikalima, pagsasabi ng mga salitang nakasasakit sa damdamin ng iba. Test 2. Kung ikaw ang nasa mga sitwasyon sa bawat bilang, ano ang iyong gagawin? Isulat ang letra ng iyong sagot sa iyong kwaderno. Una, binili ka ng bagong tsinelas ng nanay mo, kahit maayos pa naman ang iyong pinaglumaan. Nakita mo na butas na ang suot na tsinelas ng iyong kamag-aral. A, iinggitin ko siya dahil wala siyang bagong tsinelas. B, hindi ko siya papansinin. C, ibibigay ko na lamang sa kanya ang pinaglumaan kong tsinelas. Ikalawa, umalis ang tatay ni Dapdap upang maghanap buhay sa malayong lugar. Nakita mo siyang malungkot. A, makikipaglaro ako sa kanya upang siya ay malibang. B, iiwasan ko siya dahil iyakin siya. C, iinggitin ko siya para lalo siyang umiyak. Ikatlo, nasira ang bahay nila Becca dahil sa bagyo at pansamantalang tumutuloy sa inyong paaralan. Lahat ng kanilang mga kagamitan ay nabasa. A, hindi ko sila papansinin. B, pipiliin ko ang aking mga lumang gamit at ibibigay ko sa kanila. C, iiwasan ko sila, baka mangutang pa sila sa amin. Ikaapat, naglalagas ang buhok ni Enola. Dahil sa kanyang kakaibang sakit, tuluyan na siyang nakalbo. A, makikipaglaro pa rin ako sa kanya at ipadadama na walang nagbago sa kanyang anyo. B, pagtatawanan ko siya dahil kalbo na siya. C, iiwasan ko siya at baka mahawa pa ako sa sakit niya. Ikalima, sinabi ng iyong katabi sa paaralan na masakit ang kanyang tiyan. Maya-maya ay nakaamoy kayo ng mabaho sa loob ng silid-aralan. Nadumi pala ang iyong katabi.
A. Sasabihin sa guro ang nangyari upang matulungan ang iyong kamag-aral na nadumi. B. Sisigawan siya at palalabasin ng silid-aralan. C. Pagtatawanan siya at tutuksuhin. Test 3. Iguhit ang tatsulok kung ang larawan ay nagpapakita ng pagmamahal sa pamilya o kapwa. At kahon kung hindi, gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, Test 4. Sagutan ang chart. Isulat ang opo kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagmamahal sa pamilya o sa kapwa. At hindi po kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, tinutulungan ko ang aking guro sa pagbibitbit ng kanyang mga aklat. Ikalawa, inaaway ko ang mga batang marungis at mababaho. Ikatlo, pinahiram ko ang aking kwaderno sa aking kamag-aral dahil siya ay may sakit. Ikaapat, pinagtatawanan ko ang aking kamag-aral na nababasa sa ulan. Ikalima, inalalayan ko ang matandang nahulog sa gilid ng kalsada. Araling panlipunan, summative test number 2. Test 1. Pagtambalin ang mga tungkulin sa hanay A sa mga kasapi ng pamilya sa hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Narito ang mga tungkulin sa hanay A. Una, naghahanap buhay para sa pamilya. Ikalawa, katulong ni tatay sa kanyang mga gawain. Ikatlo, nagpapasaya sa loob ng tahanan. Ikaapat, abala sa mga gawaing bahay para matugunan ang pangangailangan ng pamilya. Ikalima, katulong ni nanay sa gawaing bahay. Narito ang mga kasapi ng pamilya sa hanay B. A. Tatay, B. Nanay, C. Ate, D. Kuya, E. Bunso.
Test 2. Basahin ng mabuti ang mga tanong at piliin ang letra ng wastong sagot. Isulat sa sagutang papel ang tamang sagot. Una, sino ang karaniwang katulong ni tatay sa pagtugon ng pangangailangan ng pamilya? A. Ate. B. Lola. C. Nanay. Ikalawa, alin sa mga sumusunod ang maaari mong gawin para tulungan ang iyong pamilya? A. Makipaglaro sa kaibigan. B. Maglinis sa loob ng bahay. C. Hayaang nakakalat ang mga laruan. Ikatlo, nahihirapan ang iyong magulang sa mga gastusin araw-araw. Bilang anak, paano ka makatutulong sa kanila? A. Aalis na lang ng bahay. B. Hindi na lang ako kakain sa bahay. C. Pagbutihin ko ang pag-aaral para makatapos ng pag-aaral. Ikaapat, alin sa mga sumusunod ang wastong pahayag tungkol sa pagtutulungan sa isang pamilya? A. Tumutulong ang mga anak sa mga gawain ng magulang sa tahanan. B. Ang mga anak ang nasusunod sa loob ng tahanan. C. Iutos lahat kay kuya ang paglilinis sa bahay. Ikalima, bakit kailangan magtutulungan ang bawat kasapi ng pamilya? A. Upang magkaroon ng maraming pera. B. Upang magkaroon ng trabaho sa loob ng tahanan. C. Upang mas madaling matapos ang gawain at matugunan ang pangangailangan ng pamilya. Test 3. Isulat ang check sa iyong sagutang papel kung tama ang ipinapahayag ng mga pangungusap at X naman kung hindi. Una, inilalarawan ng family tree o tala ang kanan ang pinagmulan ng pamilya at ang ugnayan ng mga kasapi nito. Ikalawa, maaaring magdikit ng larawan ng mga kapitbahay kapag gumagawa ng family tree. Ikatlo, ang mga larawan ng mga anak ang nasa bahaging ugat ng puno sa isang family tree. Ikaapat, ginagamit ang timeline upang maitala ang sunod-sunod na pangyayari sa buhay ng isang pamilya. Ikalima, walang mahahalagang pangyayari o karanasan ang nagaganap sa isang pamilya. Test 4. Basahing mabuti ang mga tanong at isulat ang letra ng wastong sagot sa iyong sagutang papel. Una, alin sa mga sumusunod ang impormasyong hindi ipinapakita sa isang family tree? A.
Pinagmulan ng pamilya. B. Ugnayan ng mga kasapi ng pamilya. C. Larawan ng mga kasambahay at yaya. Ikalawa, gusto mong gumawa ng isang family tree. Sa ang bahagi ng puno mo ilalagay ang iyong mga lolo at lola? A. Sa bahaging ugat. B. Sa ibabaw ng puno. C. Sa katawan ng puno. Ikatlo, ano ang makikita sa isang timeline? A. Mga kasapi ng pamilya. B. Mga larawan ng iyong kaibigan. C. Mga mahahalagang pangyayari sa pamilya na nakaayos ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Ikaapat, gusto mong malaman ang pinagmulan na lahi ng iyong pamilya. Alin dito ang pag-aaralan mo? A. Paggawa ng mosaic. B. Paggawa ng family tree. C. Paggawa ng collage. Ikalima, ano ang maaari mong ilagay sa isang timeline ng iyong pamilya? A. Ang kaganapan noong bininyagan ka. B. Ang pag-aaway ng inyong mga kapatid. C. Ang pakikipagkwentuhan ni nanay sa kapitbahay. MTB-MLE Summative Test Number 2. Test 1. Buuin ang tula. Gamitin ang mga salita sa ibaba. Isulat ang tamang sagot sa kwaderno. Sa aming bayan, nangingibabaw ang pagmamahalan sa kapwa-tao at sa bayang sinilangan. Tulong-tulong ang mga patlang. Kami'y palaging nagbibigayan. Kung may okasyon, lahat nagtitipon-tipon para sa patlang. Ngiti ay patlang sa mukha ng bawat mamamayan. Hindi man magkakadugo, nagkakaisa kami rito. Dumaan man ang mga problema at bagyo, kami nagtutulungan dito. Ikaw at ako, sama-sama patlang sa pag-unlad ng bayang ito, ating ipagmalaki sa buong patlang. Narito ang mga pagpipilian. Mamamayan, bagyo, selebrasyon, masilayan, tayo, at mundo. Test 2. Ibigay ang katugma ng salitang may salungguhit. Gamit ang mga larawan. Isulat ang sagot sa kwaderno. Una, pula ang kulay ng patlang. Ano ang katugma ng salitang kulay? Ito ay ginagamit sa pag-aayos ng buhok.
Ikalawa, dilaw ang kulay ng patlang. Ano ang katugma ng salitang dilaw? Ito ay nagbibigay ng liwanag tuwing araw. Ikatlo, ang langaw ay nasa ilong ng patlang. Ano ang katugma ng salitang langaw? Ito ay kaibigan ng magsasaka. Ikaapat, ilagay sa kahon ang mga patlang. Ano ang katugma ng salitang kahon? Ito ay kulay berdeng nasa puno ng kahoy. Ikalima, si tatay ang katuwang ni patlang. Ano ang katugma ng salitang tatay? Siya ang ilaw ng tahanan. Test 3. Hanapin ang katugma ng mga larawang nasa ibaba. Piliin ang sagot sa loob ng kahon at isulat ang titik ng tamang sagot sa kwaderno. A. Gitara. B. Sabon. C. Kahon. D. Pala. E. Gulong. Una, bola. Ikalawa, dahon. Ikatlo, ibon. Ikaapat, talong. Ikalima, kutsara. Test 4. Punan ang patlang ng katugmang salita mula sa mga salitang nakapaloob sa mga larawan. Isulat ang sagot sa kwaderno. Sa aming bakuran, dito sa aming bayan, kay gandang patlang, tanim na halaman sa aming patlang, talong, kalabasa, sitaw sa kapatlang. Pampahaba ng patlang. Sa aming bakuran, may maraming halaman. Araw-araw na dadaanan, kaya aking patlang. Narito ang mga pagpipilian. Halaman, okra, bakuran, buhay, pagmasdan, dinidiligan. Mathematics Summative Test Number 2. Test 1. Gamit ang mga pamamaraan sa paglutas ng suliranin. Subukan mong lutasin ang mga suliranin sa susunod na pahina. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Letter A. Si Jack ay mayroong 5 aso at 7 pusa. Ilan lahat ang alagang hayop ni Jack?
Una, ano ang itinatanong sa suliranin? Ikalawa, ano ang datos na ibinigay? Ikatlo, ano ang word clue? Ikaapat, ano ang operasyong gagamitin sa suliranin? Ikalima, ano ang pamilang na pangungusap? Ika-anim, ipakita ang solusyong ginawa. Ikapito, ano ang kumpletong kasagutan? Letter B. Si Pam ay may 10 pulang laso. Binigyan siya ng kanyang kaibigan ng 3 dilaw na laso. Ilan lahat ang laso ni Pam? Una, ano ang itinatanong sa suliranin? Ikalawa, ano ang datos na ibinigay? Ikatlo, ano ang word clue? Ikaapat, ano ang operasyong gagamitin sa suliranin? Ikalima, ano ang pamilang na pangungusap? Ikaanim, ipakita ang solusyong ginawa. Ikapito, ano ang kumpletong kasagutan? Test 2. Ipakita mo ang pagbabawas sa pamamagitan ng pag-aalis o pagtatanggal gamit ang X. Bilangin ang natira upang makuha ang tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Bilang 1 at 2. Ang pamilang na pangungusap ay 16 minus 4 equals blank. Bilang 3 at 4. Ang pamilang na pangungusap ay 18 minus 8 equals blank.
Bilang 5 at 6. Ang pamilang na pangungusap ay 13 minus 6 equals blank. MAPE, Summative Test Number 2. Test 1, Music. Isulat ang check kung ang linya ng mga awit ay magkatulad ang tono at X kung ang mga linya ng awit ay may magkaiba ang tono. Pakinggan ang awiting maliliit na gagamba. Una, maliliit na gagamba, sumikat ang araw. Ikalawa, umakyat sa sanga ay laging masaya. Ikatlo, natuyo ang sanga, maliliit na gagamba. Ikaapat, itinaboy sila, natuyo ang sanga. Ikalima, dumating ang ulan ay laging masaya. Test 2, Arts. Kulayan ang tanawin. Test 3. PE. Hanapin sa kahon ang kilos lokomotor na tumutukoy sa larawan. Isulat ang letra ng tamang sagot. Una. Ikalawa. Ikatlo. Ikaapat. Ikalima. Narito ang mga pagpipilian. A. Pagtakbo. B. Pagkandirit. C. Paglundag. D. Paglakad. E. Paglukso. Test 4. Health. Pagsunod-sunurin ang mga wastong paraan
ng paghuhugas ng kamay. Isulat ang bilang 1 hanggang 6 ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. A. Kuskusing mabuti ang lahat ng bahagi ng kamay. B. Gamitin ang tuwalya sa pagsasara ng gripo. C. Gumamit ng sabon at kuskusin ang mga kamay para makagawa ng bula. Ituloy ang pagkuskus hanggang 15 hanggang 20 minuto. D. Banlawan ang mga kamay ng malinis na tubig. E. Basain ng malinis na tubig ang mga kamay. F. Tuyuin ang mga kamay ng malinis na tuwalya. Filipino Summative Test Number 2. Test 1. Tingnan ang mga larawan at piliin ang magalang na pananalita na angkop sa bawat sitwasyon. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Una. A. Binabati ko kayo. B. Carlo ang pangalan ko. C. Ako po si Carlo. Kumusta po kayo? Ikalawa. A. Kumusta ka? B. Tutulungan kita. C. Pwede ba kitang tulungan? Ikatlo. A. Aalis na ako. B. Mano po, nanay. C. Dumating ka na pala. Ikaapat. A. Maraming salamat. B. Ang bait mo naman. C. Mabuti at may regalo ka. Ikalima. A. Magandang gabi po. B. Magandang hapon po. C. Magandang umaga po. Test 2. Kulayan ang puso ng pula kung ang pangungusap ay nagpapakita ng paggalang at itim kung hindi. Una, magandang umaga po, Ginang Santos. Ikalawa, tabi nga dyan. Ikatlo, maaari po ba akong makiraan? Ikaapat, ano ba yan?
Ang ingay mo naman, nanay. Ikalima, ako na lang po ang magluluto ng ating hapunan. Test 3. Ginagawa mo ba ang mga sumusunod na sitwasyon? Iguhit ang masayang mukha kung ginagawa at malungkot na mukha naman kung hindi ginagawa. Isulat sa sagutang papel ang kasagutan. Una, binabasa at sinusunod ko ang mga babala sa kalsada. Ikalawa, nag-iingat ako sa pagtawid sa kalsada. Ikatlo, itinatapon ko ang balat ng pinagkainan ko sa basurahan. Ikaapat, ginagamit ko ang aking face mask, tanda ng pagsunod sa paalala para sa health protocol. Ikalima, hindi ako pipila at makikipag-unahan ako sa pagsakay sa pampublikong sasakyan. Test 4. Hanapin sa hanay A ang angkop na mensahe ng babala o paalala. Isulat ang letra sa sagutang papel. Una, pook pagamutan. Ikalawa, bawal tumawid. Ikatlo, bawal umihi. Ikaapat, huminto. At ikalima, bawal magtapon ng basura.